guys! Welcome to my vlog! For today's video, i-discuss ko sa inyo yung mga do's and don'ts na pwede nyong gawin ngayong panahon ng COVID-19. Sa ngayon kasi, mapapansin nyo, dumarami yung positive cases dito sa Taiwan ng COVID. Lalo na sa parte ng New Taipei. Kaya ngayon, ipinapatupad ng mga government yung iba't ibang regulation para maiwasan or ma-lessen yung cases ng COVID-19. Kaya ngayon guys, samahan nyo ako at i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin ngayong panahong ito. Kaya tara na guys! Dapat yung gawin sa panahon ng COVID-19. Ang una sa lahat is protect yourself, of course. Yun ang pinakauna sa lahat. Kung mapoprotektahan mo ang sarili mo, mapoprotektahan mo rin ang iba. Sa pagpoprotekta mo sa iyong sarili. Ang unang-unang sa lahat na rule ay ang always wear mask. Sa kahit saan po kayo pumunta, ayan, yun po. Sa kahit saan po kayo pumunta, guys, kailangan po lagi kayo nakamask. It's a must po yan, guys, dito sa Taiwan or saan, kahit saan lugar, kahit mas sa Pilipinas yan o sa ibang lugar, kailangan always wear mask po para maging protected tayo. Halimbawa, may nakakasalimuha tayo, ibang tao. Yan po yung number one na ini-implement nila na lagi po tayong magsuot ng mask. Kahit lumabas po tayo ng bahay or kahit saan po tayo magpunta. Mas maganda na po yung lagi tayong safe. Sumunod po tayo sa kung ano yung pinapatupad para sa atin din naman po yun, guys. Para sa kaligtasan ng lahat. Yun po yung kauna-anahan dapat nating sundin. Ang pangalawa po, guys, is always sanitize yourself. Or kahit saan kayo pumunta, basta dapat lagi po kayong may dalang alcohol. Ito po ay importante para ma-disinfect po lahat ng mga virus or bacteria na nakukuha natin sa labas o loob ng bahay. Importante po yun, guys, for sanitize para hindi na po kumalat yung kung ano man yung nakuha natin sa labas or sa isang lugar na virus or bacteria. Madi-disinfect po agad dito dahil sa pagsasanitize natin sa ating sarili. Yun po yung pangalawang importante. At ang pangatlo po, guys, is always stay at home po. As much as possible po, guys, kung po pwede po, mag-stay muna po tayo sa bahay or sa patulad naming factory worker, mag-stay po sa dorm or kung tumutuloy po kayo sa apartment or huwag na lang po muna tayong lalabas para na rin po makaiwas tayo sa COVID. Yun po, guys, yung pinaka best way para ma-lessen po yung cases ng COVID-19. At kasi ang balita ko po dito sa Taiwan, kasi ini-implement nila pag wala kayong mask or makita kayo na walang suot is may multa po. Guys, sa mga dapat nating gawin is always clean our hands po. Kung saan man po tayo magpunta, maging routine po natin yung maglinis tayo lagi ng ating kamay para masigurado natin yung kalinisan or para maprotect din natin po yung sarili natin sa kung anumang viruses or bacteria yung pwede nating makuha sa ibang lugar or sa kahit sinong nakakasalimuha nating tao. Kailangan din po umiwas tayo sa mga matataong lugar katulad dito sa mga public places dito tulad ng palengke, ng mga groceries or kung ano mang gatherings. Pakiusap lang po sa lahat is huwag na lang po muna tayong mag-attend ng mga social gatherings. At syempre, ilagay po nating panatilihin yung social distancing. Para na din po yan sa ating sarili, para maiwasan po natin ang COVID-19. At para maprotektahan din po natin ang ating sarili, lalo na po ang ibang tao.
guys, bilang isang concerned citizen na nandito, nagpapayo sa inyo na huwag ipag sa walang bahala ang COVID-19 kasi hindi po ito basta-basta. Kaya hanggat maaari may magagawa tayong paraan, gawin na po natin, tulungan po natin ang ating mga sarili para sa kaligtasan natin at para matulungan din po natin ang ibang tao. Kaya guys, nasa sa inyo na po or kailangan i-require po natin ang sarili natin na gawin natin yung mga do's and don'ts na bagay para maiwasan po yung COVID-19. At sa ngayon po, naghihigpit po ang Taiwan kasi dumadami po talaga yung positive cases ng COVID-19. Hindi pa po sure kung magla-lockdown kami, pero yung ibang company po guys, naghihigpit na sila, hindi na po sila pinapalabas ng dorm. At kung maaari po, is manatili na lang po tayo sa bahay natin or sa dormitory hanggat maaari at iwasan po muna natin ang maglalabas para na rin po yan sa ating sariling kaligtasan. Kaya guys, sana po is matapos na ang lahat at protect yourself para maprotektahan po natin ang ibang taong nakapaligid sa atin. Kasi minsan lang po ang buhay, kaya pangalagaan po natin guys. Kaya, at ingatan, importante po is panalalihing, malusog at malakas ang pangangatawan. Okay lang po walang pera, basta malakas po tayo at malusog ang pangangatawan. Yun po guys, keep safe po everyone. Salamat po at sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please like and subscribe po para and click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong video. Thank you po guys. Have a nice day. Bye-bye.